الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله pagpapatuloy natin ang pagbibigay ng tafsir sa Suratul Mulk mula sa banal na Quran. At dadako tayo sa araw na ito, ipagpapatuloy natin ha. Tapos na tayo sa aya 18. So dadako tayo sa araw na ito in aya 19 or verse 19 ha. In this aya, Allah subhanahu wa ta'ala said, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaraw ila tayri, فَوْكَهُمْ صَفَّاتٍ وَيَقْبِدْ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala said, hindi nyo ba napagmasdan? O hindi ba ganila napagmamasdan? Ang mga ibon sa kaitaasan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ibinubuka at itinitiklop ang kanilang mga pakpak. Ha? Wala nang iba pa ang nagtatangan sa kanila, meaning na makaipaibabaw, walang nagtatangan sa kanila upang sila'y makalipad, meaning maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamahabagin, katotohanan siya ay nakamasid sa lahat ng bagay. If Allah subhanahu wa ta'ala said, hindi ba napagmasdan ang mga ibon, meaning binubuka, tinitiklop ang mga pakpak, meaning yung lumilipad sila sa ere. Pagkatapos ipinakita ng nakaraan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aya na kaya niyang palubugin o ipalamon sa kalupaan ang mga tao tulad ni Karun o Kora na tinatawag, pati kayamanan niya at marami sa kasaysayan ang linamon ng kalupaan. At gayon din ay nagpaulan ng bagyong bato ang Allah subhanahu wa ta'ala tulad sa panahon ni Propeta Lut alayhi salam. So ito ay pailalim. At ngayon naman, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay siya ng bago na aya. Okay? Nagbigay siya ng bagong aya, ibang paksa, para sa mas higit na malalim na pagsasalamin o pagmuni-muni. Sapagkat, bakit kaya ito ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Dahil gusto niyang ipakita sa kanyang mga lilika na labis niya itong pinapahalagaan. Ang kanyang mga lilika ay nais niya itong mapatnubayan bilang kanyang mga alipin sa matuwid na landas. That's why ginagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga revelasyon ang iba-ibang uri ng mga tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ang tao ay makapagnilay-nilay at pagkatapos ay magkaroon siya ng katiyakan sa kanyang puso na tama nga na karapat-dapat sambahin ang naglikha sa lahat ng mga bagay na ibinibigay na tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakaraan, pinaksa natin ang mga bituin, ang kalawakan, kung paano niya pinangalagahan, pagkatapos ang kanyang pagpaparusa sa nakaraang panahon, ang paglamon ng mga ito sa kalupaan, ang pagpapaulan sa bato, at mga iba pa. At ngayon naman ay paglipad sa ere ng mga ibon. So Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-utos sa ayan na ito na sinabi niya, hindi ba nila napagmamalas? Meaning, tignan mo. Tignan ng tao ang mga ibon, kung paano sila nakalilipad. Pagmuni-munihan ang mga ito, paano nila nalalakbay ang kalawakan na wala silang hinaapakan katulad natin, na kung saan ay napaka-imposible sa ating sarili na tayo ay makalipad. Maliban na lamang kung gumamit ng aparato ang tao. Ngunit sa paraang walang aparato, kahit na gaano mo kalalim isipin ito ay hindi mo kayang arukin na kung paano kalilipad.
So hindi ka makakalipad ni isang dangkal. Tumalon, hindi yun paglipad. Ang paglipad ay yaong lumilipad ka sa kalawakan o hindi nakaapak sa kalupaan. Tulad ng mga ibon na ito, ay nakalilipad sila. So isang kahanga-hanga na pagkalika ang mga ito kung paano sila nakalilikat, nakalilipad. Here Allah subhanahu wa ta'ala said, awalam yaraw ilat tayri, pagkakong hindi niyo ba napapagmasdan sa kataasan ang mga ibon? Sa pati wayakobit. Sa pat means yung mga ini-spread, ibinubuka ng mga ibon ang kanilang mga pakpak. So makikita nyo kapag sa ere, ibinuka ng mga ibon ang kanilang pakpak, balansin-balansin ang galaw nila. Ngunit ang kanilang pagkabalansi ay pababa sapagkat nakabuka lamang, balansi tahimik, mapayapa ang kanyang paglipad na kung saan bumababa kapag siya ay hindi pumapalagpag ang kanyang pakpak. That is a sapat like a straight line na naka-straight ang kanyang mga pakpak. Pero nakikita mo, hindi siya basta-basta bumabagsak. Ha? Daan-daan siyang lumilipad at daan-daan din siyang bumababa. At sa ganito, ay pinasundan ng Allah subhanahu wa ta'ala after he said, awalam yaraw ilat tayri pawkakum sa fati wayakawbid. After na kapag hinilaglad nila ang kanilang mga pakpak, wayakawbid ay itinituklop naman nila. So sa pamamagitan ng pagtiklop at pagkatapos ay hihampas nila, muli ay isa na namang paglipat paangat para makaangat ang mga ito. What amazing creation. Allahu Akbar, kung pagmumuni-munian ng taong ito, sino ang makakagawa ng mga ito maliban ang pinakamaalam, ang pinakamakapangyarihan? So kung mapapansin ninyo ang mga ibon, kung pag-aaralan ninyo, ang kanilang mga pakpak ay hindi straight. Hindi straight para silang mayroong uka sa loob. Medyo nakaganyan sila. Yun ang kumukuha o doon nag-iipon ng hangin pag nagbabalansi at kapag ipinalagpag ito, yun ang mga nagbibigay pwersa para humangat sila. Ngunit, kahit ganun pa ang kanilang pagkalika ng kanilang mga pakpak perpekto para makakuha ng pwersa ng hangin para makalipad sila. At balansi ang mga pakpak na ito na kayang-kayang ilipad ang kanilang mga katawan. Kung walang hangin, ay hindi rin nila makakayanan ang makalipad. That's why sa pamamagitan din ng hangin kung bakit sila nakalilipad. At sino ngayon ang may likha ng hangin? At sino ang nagkokontrol ng hangin? Na hindi natin nakikita, ngunit nadarama at naniniwala tayong may hangin at minsan ay nasamyong-samyo natin sa ating sarili kapag malakas ang hangin, even na ang mga bagay, mga puno'y gumagalaw. That's why naniniwala tayong may hangin, bagamat hindi natin nakikita, ito ang isang instrumento na nagbubuhat sa ayok na parang kanyang hapakan upang hindi siya malaglang. Meaning, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ito, so nasa Allah subhanahu wa ta'ala ang pagmamanipula ng mga ibon upang sila ay makalipad. Allahu Akbar. So wala sa atin ang may kakayahan. Ha? Tingnan natin, ang gawin na sila ay mahulog, may kakayahan tayong lumilipad sila at sabi natin mahulog kayo, mahulog sila. Wala. Wala tayong kakayahan na gawin silang mahulog mula sa itaas at wala rin kakayahan na tayo'y magpalipad sa mga ibon. So meaning, kung wala tayong kakayahan magpahulog sa mga ito at magpalipad, sino ang mayroong karapatang magpalipad? Hindi ba ang manlilikha? So kung siya ang may karapatang magpalipad at kaya niya itong ihulog sa pamamagitan ng hangin na malakas na hangin, kung tutusin, kaya niyang ibagsak ang ibon. Kaya nakikita niyo pag malakas ang bagyo, wala kayong makikita mga ibon na makalilipad sapagkat hindi nila kayang kontrolin ang kanilang sarili kapag kaganitong panahon. That's why ang Allah subhanahu wa ta'ala kaya niyang gawin ang gusto niya sa mga ito na kaya niyang paliparin, kaya niya itong imagsak sa kalupaan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may kakayaan lamang sa bagay na yan. Bakit? Ang dahilan sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siya lamang naglikha at nilikha niya ito mula sa kanyang habag. Sapagkat tunay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay napakahabagin niya sa kanyang mga nilikha. No? Allahu Akbar. So, for more details pagdating sa Rahman, because sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala,
mayumsikuna ilar rahman, at walang nangangalaga sa ito o mga nagtatangan sa pamamagitan nga ng hangin. Ito ang instrumento ng Allah subhanahu wa ta'ala upang ito'y maging konsiderang tangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kung wala ang lilikha ng hangin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na perpekto pa ang pagkalikha ng ibon at kanyang mga pakpak, ay hindi niya ito maiwawagayway upang lipad sapagkat walang hangin. Sa pamamagitan ng hangin ay ito ay nakalilipad, at tila baga ito ang kanilang hapakan na nangangahulugan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may tangan nito. So meaning, bakit ito ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala? Bilang habag, sapagkat siya ay mahabagin. So for more details sa Ma'ar-Rahman, maaari nyo itong balikan ang Suratul Fatiha, in tafsir Suratul Fatiha. For more details, makakakuha kayo ng maraming detalyado patungkol sa Rahman, kung anong ibig sabihin ng Rahman. Okay? So also here, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu bikulli shay'in basir. Innahu, truly, no doubt, verily, indeed, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nakamamasid ng lahat ng bagay. Innahu bikulli shay'in basir. That is basir. Basir meaning ay nakikitang ganap. Nakikitang ganap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang buong lilikha. Hindi ikaw lang sa oras na ito. Hindi dalawa, hindi tatlo. Lahat ng kanyang lilikha na siya lamang ang nakakabilang, at hindi natin kayang bilangin. At sapagkat may limitasyon ang ating bilang, alam natin yon, may hangganan ang ating bilang. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang hanggan ang kanyang kaalaman. Bilang niya ang kanyang lahat ng lilikha. Ang lahat ng lilikha niyang ito ay sabay-sabay niyang nakikita ang lahat ng ito, maging ang mga hindi nakikita nakalingid, maging ang nasa loob ng mga damdamin, sabay-sabay na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala at nilikha, nakikita ng walang gamit na aparato. Allahu Akbar, that's why walang katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why kung tayong mga Muslim ay naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita niya ang lahat ng bagay, batid niya ang lahat ng bagay, of course, pati ang iyong ginagawa, ang lahat ng aksyon ng mga tao, sabay-sabay, ang lahat ng mga nagdarasal o nagsasala sa buong mundo, alam na at nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nagsasala ng sabay-sabay sa buong mundo. Even na ang pag-recite ng Suratul Fatiha, alam niya lahat kung ilan ang nagre-recite sa buong mundo ng Suratul Fatiha, at alam niya kung ilan ang nag-amin sa buong mundo. Anuman ang gawin ng tao, sabay-sabay itong nakikita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang lahat ng mga nilikha. That's why bilang mga Muslim, kung tayo ay naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita niya ang ating lahat ng mga ginagawa, nakalingid man o hindi nakalingid, ay alam ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, abay ito'y magbibigay ng malaking benepisyo sa isang Muslim upang siya ay magkaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maniwala ka, kahit kapus ka sa kaalaman. Kapag naniniwala ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung nakikita ka niya palagi, meaning kapag ikaw ay nakakakita, halimbawa ikaw na tao, alam mo ang ginagawa sa panlabas ng tao. Ganon din ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya lahat ang ginagawa ng tao by their action, hindi lang yun, pati ang nasa loob ng dibdib nila, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dito, ang mga Muslim na naniniwala sa ganitong bagay na ikaw na Muslim, kahit saan ka man naroroon, nag-iisa ka man, may kasama ka man, kapag ikaw ay nananatili sa iyong isipan na palagi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakamasid sa kanyang linika, ay magkakaroon ka ng takot sa kanya because gusto mo siyang respetuhin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Can you imagine? Alam mong nakatingin sa iyong Allah subhanahu wa ta'ala, maninigarilyo pa. Hindi makro ang sigarilyo, ha? Hindi makro ang sigarilyo. Napakaraming proof para ang sigarilyo maging haram. Okay? So halimbawa, ikaw ay naninigarilyo, nag-iisa ka. Dahil nakilimutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, nawalan ka ng takot, kapos ka sa kaalaman. Pero bagamat kapos ka sa kaalaman, ngunit ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala hindi nakakaligtas sa iyong panimanman na palagi siyang nakamasid sa iyo. Of course, sa tuwing gusto mong gumawa ng haram, alam mong nakatingin siya sa iyo, of course, mahihiya ka
nagagawa ng mali sa kanyang harapan. So, respetuhin mo siya dahil kapag itinuloy mo ang isang bagay na alam mong mali, na alam mong ikapupuot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito'y kawalang pagrespeto sa Allah subhanahu wa ta'ala, alam mo na sa harapan mo, meaning nakikita ka niya, gagawin mo ang isang bagay na haram kahit nakamasid siya sa iyo, anong tawag doon? Kawalang respeto yaon. Kaya sabi ng mga sahaba, kung gusto nating magtagumpay, ay respetuhin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. So tanong sila, in what way narerespetuhin ang Allah subhanahu wa ta'ala? Ituring nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala na palaging nakamasid siya sa inyo, meaning, kapag palaging iniisip mo nakamasid sa inyo, at gagawa ka ng mali, ito'y kawalang respeto. Kung ikaw ay alam mong nakamasid siya sa iyo, at iiwasan mong mali, dahil natatakot ka, nahihiya ka sa kanya, nakamasid siya, that is a respect. Sa pamamagitan nito, ibig sabihin ng mga sahaba, ang Muslim ay makakamit nila ang tagumpay, bagamat kapos tayo sa nalis, subalit ang ating aksyon ay totoong tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil alam mong nakamasid siya sa iyo, iniwasan mo lahat ang masamang ginagawa, maraming ibada dahil alam mong nakamasid siya, gusto mo siyang magalak sa iyo, gusto mo siyang mahabag sa iyo, gusto mo mapatawad ka ng subhanahu wa ta'ala, that's why dinadagdagan mo ang lahat na mabuting gawa, even na apong-apo ka, pagod na pagod ka, ngunit masaya ka dahil alam mo nakamasid siya sa iyo, alam niya lahat ang ginagawa mo at alam niya kung gagawin mo sa kanya ito, ay ito ay tatanggapin niya at umaasa ka ng kapalit na ikaw ay kalugdan, kaawaan at patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat gabos ka sa kaalaman, ha? Napakalaking bagay, sabi, gaya na sabi natin, kapag alam natin ang mga pangalan ng subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng takot ito sa atin, especially kung may knowledge tayo. Allahu Akbar. So in this situation, ay maglabibigay ito ng malaking kapakinabangan sa isang Muslim upang siya ay magkaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil iniisip niya palagi sa bawat kilos o galaw ng isang Muslim, ano man ang kanyang igalaw, alam ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya nakamasid. Alam niya sa kanyang sarili, nakamasid ang aking Panginoon. Alam niya kung ano ang aking gagawin. Ang gagawin ko ang mabuti. Ito'y kalulugan niya. Ayaw kong masama sapagkat mapupot siya. Allahu Akbar. So that is the big benefits na kapag sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nakamamasid o nakakakita ng lahat ng kanyang lalika. No doubt. Alam niya ang lahat ng ating mga gagawin. Okay? Alhamdulillah. So that's why huwag tayong panghinayangan na anumang mabuti ang ating ginawa, magbayad ng zakat, mag-ayuno, magbigay ng mga sadaka, mag-ibada, magbasa ng Quran, etc. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala at tiyakin natin na ito ay ginawa natin para sa Kanya upang sa ganun ay hindi natin panghinayangan ang ating mga ginawang mabubuti sa mga nakaraan bago pa dumating ang huli at mahuli ang lahat at hindi na ito muling maituwid at maibalik upang gawin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin natin ang gagawing mabuti ay palaging para sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay magtamasa ng awa at habang ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang kapatawaran. Ito ring ayan na ito ay nagbibigay din ito o nagpapaalala na isang uri ng tawakkul. Ha? Ang mga mananampalataya ay tinuturuan ng Allah subhanahu wa ta'ala na magkaroon ng tawakkul sa Kanya. Siya ang nangangalaga sa Kanyang lahat ng mga nilikha. Okay? Also, in this ayah, inire-remind tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay isang tanda sa mga tao na kung saan namanampalataya sila sa tunay na tagapaglikha. Actually, kung iisipin natin, sapat na ito eh. Para ang tao ay manambalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, para ang tao ay magsisi at sumunod sa kanyang Panginoon eh. Sapagkat napaka-imposible na ang isang bagay na walang aparato ay makalipad eh. Allahu Akbar. So, ang mga ito ay aya o tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kanyang nilika upang sa ganun ay ganapin ang pagiging mahabagin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang habag sa kanyang mga nilika hanggat may pagkakataon ay mapatnubayan sila sa matuwid na landas. Okay, now bumanggit tayo ng kahalintulad nito ng aya na binanggit natin mula sa banal na Quran chapter 16 verse 79 A'udhu billahi shaitan rajim, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alam yaraw ila tayri musakkarati fi jawi sama'i ima yamsikuhunna illa Allah
Inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Hindi ba nila napagmasdan ang mga ibon na lumilipad sa gitna ng alapaap? Wala nang iba pang naghahawak sa kanila maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Walang magbibigay sa kanila ng kakayahan na makalipad maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na rito ang maliwanag na tanda para sa mga tao na mananampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nasabi natin, sapat ito na isang tanda upang ang tao ay manumbalik sa tagapaglikha at maging masunurin at magsisi sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. In this ayah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagturo ng sining upang dalhin sa hangin ang mga ibon at lumipad dito sa pamamagitan ng pagmamaneho ng kanilang mga pakpak. Allah subhanahu wa ta'ala created this. Siya ang nagturo sa mga ito kung paano lumipad at ang hangin kung paano niya panghawakan. At alam natin ay napapanatili ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang lahat ng mga nilika. Ayon sa kanyang kaalaman at ayon sa kanyang kapangyarihan, lakas at kapangyarihan. Halimbawa na lamang tingnan natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 22 verse 65. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Alam tara anna Allah sakkara lakum ma fil ardi wal pulki tajri fil bahri bi amrihi wa yumsikus samaa an taka ala al ardi illa bi inni inna Allah bin nasi larraufur rahim. Hindi ba ginala na pagmasdan na ipinailalim sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nasa kalupaan? At ang mga barko na naglalayag sa dagat sa pamamagitan ng kanyang pag-uutos, pinipigilan niya ang kalangitan na huwag bumagsak sa kalupaan maliban sa kanyang kapahintulutan. Katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauan ay tigib ng kabaitan at pinakamaawan. Nakita niyo ang pagpapanatili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga linika, kita mo ang langit, hindi bumabagsak yan. Pero sa araw ng paghukom, tutunawin niya na Allah subhanahu wa ta'ala, ibabagsak niya yan. Hanggat hindi niya ninanais, pinangangalagaan niya, pinapanatili niya, hindi bumabagsak. Ang mga bituin, ang araw, ang buwan, ang anuman na sa kaitaasan, pinapanatili niya, hindi bumabagsak. Mapayapa tayong naninirahan sa mundo, walang pinangangamban, nababagsak ang mayroon man sa taas. Allahu Akbar, kung mayroon man babagsak mula sa taas at nagbigay ng tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, makikita natin malaki at marami ang mapipinsala. Pakita nyo ang mga paglutang sa tubig ng mga alimbawa naglalayag, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumulutang sila sa pamamagitan ng pag-uutos, pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga ganitong napakaraming tanda na ipinakikita, ipinararating sa mga tao, lalo na sa mga Muslim, upang higit maging matibay at maging malakas ang iman, Allahu Akbar, sapat na sa buong sangkatauhan na talaga namang ang Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat sambahin ang mga tao. Now, dako tayo sa next ayah. Ayah number 20. And then Allah subhanahu wa ta'ala said, Amman hadal ladhi huwa jundun lakum yansurkum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur. In this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala address the idolaters. Okay? Address the idolaters. Ina-address niya, pinapahayagan niya, sinasabihan niya ang mga pamagsamba sa mga Diyos-Diyosan at tulad din ng mga nagbibigay katambal sa kanya na kung saan sumasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung mga taong humihingi ng tulong, seeking help and sustenance mula sa kanilang mga sinasamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala rebuked them. Kinagagalitan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, because in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala ini-inform niya ang mga tao na kung saan hindi nila makakamit ang anumang mayroon sila, maliban ng Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay sa kanila. Even na mga hukbo, even na mga hukbo na kung saan mayroon ang sangkatauhan na susuporta sa kanya, kapag ninais ng Allah subhanahu wa ta'ala na wasakin niya isang lugar o gawaran ka ng kaparusahan,
sino kayang mga sundalo o hukbo ang makakatulong sa kanya, sa iyo? Wala. Walang makakatulong sa anumang laban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag ninais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, walang magagawa ang kanyang mga nilikha. That's why karapat dapat lamang nakatakutan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So Allah Subhanahu wa Ta'ala, tandaan natin, siya lamang ang nakakatulong sa kanyang mga nilikha. Walang ibang makakatulong sa atin. Kaya dapat sa kanya ang panambitan, sa kanya lamang ang paghingi ng ating mga pangangailangan, pagsusumamo, at magpus kapalit nito ay karapat dapat siyang pasalamatan, sambahin, paglingkuran, at sundin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. And that's why Allah Subhanahu wa Ta'ala sinabi niya rito, sino ba kaya ang hukbong makakatulong sa inyo? Ha? Amman hadal ladhi huwa jundun lakum yansurkum min duni rahmat. Sino kaya ang hukbong makakatulong sa inyo? Kung nais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na gawaran kayo, meaning, ng isang masakit na kaparusahan, sino kayang mga sundalo ang makakatulong? Wala. Kahit ipunin mo na ang lahat ng sundalo sa buong mundo, isama mo na ang matatapang na tao, at pagsama-samahin nyo na ang inyong sandata hanggang sa kaliliitang sandata, mga batong maliliit, mga pana, mga itak, mga kutsilyo, hanggang sa kalaki-lakihang mga sandata, sino ang makakaawat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kapag nais niya kayong gawaran ng kaparusahan? Sino ang sundalo sa buong mundo ang makakalupig sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sino kayang makapagtatanggol sa tao upang pangalagaan siya laban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala. So sinabi din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala in this ayah 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala, he said the word gurur. Sinabi niya ang salitang gurur. Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi niya ang salitang gurur. The meaning of gurur ay yaong nangangahulugan na kung saan panlilinlang o maling pananaw na akala ng mga tao sa makapitbaga nagpapahiwatig sa mga tao na ang kanilang ginagawa, sila ay kumbinsido sa mga kanilang ginagawa na ang kanilang ginagawa ay mabuti. Ngunit hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa ay isang pagpapahamak at pagkawasak sa hinaharap tungo sa kabilang buhay. Meaning, ang gurur, ito ay panghahawak sa mga maling pag-aakala na walang saysay. Meaning, mga gawaing mga pagsambang practical opinion, mga pagsambang hindi tama na akala nila, buong akala nila ay tama ang kanilang ginagawa. Okay? Buong akala nila, tama ang kanilang ginagawa. Ngunit ang totoo, ang sabi ng Subhanahu wa Ta'ala, ito ay gurur. Innal kafiruna illa fi gurur. Ang mga hindi sumasampalataya, meaning ay walang pinangahawakan maliban sa pag-aakala na walang saysay. Na akala nila tama, ito'y mabuti, ngunit ang katotohanan, ito'y mga haka-haka at walang saysay na nagbibigay ng kapahamakan sa hinaharap tungo sa kabilang buhay. Yan ang hindi nila naiintindihan. Allahu Akbar. And Allah Subhanahu wa Ta'ala said after that, ayah number 21, amman hadal ladhi yarzukukum in amsaka rizqa bal lajju fi utuwin wa nufur. Then Allah Subhanahu wa Ta'ala said, at sino baga kaya ang magbibigay sa inyo ng ikabubuhay, panustos, meaning mga pangangailangan natin para mabuhay? Sino kaya ang magbibigay sa atin kung naniais ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito'y pagkait sa ang kanyang biyaya? So sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino kaya ang magbibigay sa atin ng ulan, magbibigay sa atin ng pananim, ng mga bakahan, mga hayupan, mga palay, mga pagkain kabubuhay ng tao, tubig? Sino kaya magbibigay kung ipagkakait ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bakit hindi natin isipin? Tulad ng mga ibang tao, tulad nating mga Muslim, of course we believe in this situation na walang ibang magbibigay maliban ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero pagdating sa mga hindi pa nagabayan, challenge ito sa kanila. Bakit hindi nila isiping mabuti na kung saan, kung ipagkait na naman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang isang bagay, sino magbibigay sa atin? Like for example,
Gawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na masaid ang buong tubig, then walang ulan. Sino ang magbibigay sa atin? Sino sa mga tinatawagan ng mga hindi mananampalataya ang makapagbibigay nito? Ang makapagkakaloob ng tubig na sisibol mula sa kalupaan o tubig magmula sa taas upang ibagsak dito at magkaroon ng tubig ang mga ilog at ang mga lawa? Sino ang magbibigay? Katiyakang wala. Ngunit ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao ay patuloy pa rin sa kanilang kapusungan, pagmamataas at pagtanggi sa dakilang tagapaglikha matapos ipakita ang lahat ng mga tanda na mga ito. That's why ang mga Muslim, bilang mga Muslim, ang ayan na ito ay nagpapakita rin ng pagbibigay ng pagsasanay na ang Muslim ay magkaroon ng tawakul sa Allah subhanahu wa ta'ala. So bilang mga Muslim, alam natin may tiwala tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang nagbibigay ng mga risk. Siyang nagbibigay ng kabuhayan ng mga tao. At kung minsan ay hindi man natin namamalayan kung saan nanggagaling ang mga biyaya na ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. At maraming tao nakakaranas nito at bigla na lamang siya nagkakaroon ng biyaya. At sino ang nagbibigay nito? Ang Allah subhanahu wa ta'ala. That's why ang mga Muslim, sapat na magtawakul tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggat naririto tayo, hindi tayo pababayaan ng subhanahu wa ta'ala na hindi niya ibigay ang ating karapatan. Ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi dumarating ang katapusan ng buhay ng tao. Kaya hindi na kailangan magpakamatay ng isang tao sa pagkatotohanan tulad ng mga ibon na kung saan sila lumalabas ng umaga at umuwi ng hapon sa kanilang mga tahanan o saan man sila nananahanan o madatnan ng kanilang hapon upang sila ay manahanan saan mang lugar, sila ay lalabas ng umaga at busog sila pagdating ng hapon. Ganon din ang tao, gumalaw ka lang sa pamamagitan ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nakakalat. Especially kung may takot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kanya pababayaan. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Ang sino mang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, malaking bagay ang mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay bibigyan sa kanyang lunas sa lahat ng kahirapan. Can you imagine? Kapag may takot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan kanyang lunas sa lahat ng iyong kahirapan. Gagawin niyang magaan. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. At ipagkakaloob niya sa kanya mula sa kanyang pangangailangan ng taong ito na hindi niya napag-aakala. Sina kita mo? Kaya tagsabi ng subhanahu wa ta'ala, wa may yatawakkal ala Allah, fahuwa hasbu. Ang sino mang ang nagtitiwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung gayon ay sapat na ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya. Allahu Akbar. So meaning ang Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na sa mga linika para siya ay tustusan niya ang kanyang mga linika at katotohanan ang lahat ng mga ito ay hindi mawawalan at kaya na ang tustusan ang kanyang mga linika ng habang buhay dito sa mundong ito at ito ay hindi puputulin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang karapatan ng kanyang linika ay patuloy niya itong bibiyayahan. Dahil dito ang mga Muslim, alam natin na napakaraming linika ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa ikabubuhay ng tao, bakit ka mangangamba kung ganun sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay mawalan? So hindi tayo dapat mangamba. Hanapin natin at nandyan ang napakaraming biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya sa ayah na ito in 21, after na alam natin walang magkakapagkaloob sa atin ng mga panustos kung ipagkakait niya, pero sabi pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala, Balladjufi utuwi 104. Patuloy pa rin sila sa kanilang kapusungan, pagmamataas at pagtanggi sa dakilang tagapaglikha. Napakatigas ng ulo ng tao, napakaraming tanda, napakaraming aya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paligid ng tao upang pagmasdan niya ang lalika ng dakilang tagapaglikha. Napakadaling magbalik sa kanya kung talagang pagmumuni-munihan mo. Ano nga naman ang magagawa ng isang ribulto para sa isang bahin mo? Ano bang nagawa niya sa kapaligiran mo na nakalikha, na nagiging also kapakinabangan sa'yo, nagbibigay ng pakinabang tulad ng pagkain, tulad ng inumin, ha?
tulad ng tubig, hangin, ilog, mga talento, mga cells natin, mga blood, panglasa, dila, kamay, lahat, etc. Ito ay lahat, ito ay mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay mga risk. Ito ay mga risk. Risk, yung ibig sabihin, nagbibigay ng kapakinabangan sa tao. That's why, ang mga risk na ito ay itinakda na sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinagkaloob. Napakadaling balikan ang tunay na tagapaglikha kung tutuusin eh. Sapagkat sa lahat ng mga biyayang ito, kung tutuusin, ang tao ay maghahanap eh kung sino ang tagbibigay nito. So, iisa lang naman ang aklat na tunay na nagbibigay ng mga ganitong paalaala na nagmula sa mga aklat ng propeta at ngayon ang banal na Quran nilang mismo ang nagsasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ng lahat ng bagay. Ito binabasa natin ang mga ayat, siya lang ang nagbibigay palustos. Kung hindi siya magbibigay o magkait siya, sino magbibigay? Wala. So ang tao ay napakadaling magbalik sa kanya. Ngunit anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ngunit ang tao ay patuloy sa kanyang pagmamataas. Ang mga tao at patuloy sila sa pagtanggi. Mas pinili nilang sambahin ang katulad na nilika at nangangailangan lamang na katulad ng mga tao. Allahu Akbar. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala binigyan niya ulit ng isang aya ang mga hindi mananampalataya. Sa chapter 10 verse 59, Allah subhanahu wa ta'ala said, A'udhu billahi minashaitan rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqi faja'altum minhu haraman wa halal. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipagbadya mo Muhammad sa mga sumasamba ng Diyos. Diyosan, sabihin mo sa akin. Ha? Sabihin ninyo sa akin. Sabihin ninyo. Minsan, Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinasasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, now sabihin nyo sa akin. Then sasabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinasasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pagmalas ba ninyo ang mga panustos o kabuhayan na ipinanaog sa inyo? Ha? Napagmalas niyo ba ito? Sabihin mo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napagmalas niyo ba ang mga panustos o kabuhayang ipinanaog sa inyo ng Allah? Now sabihin niyo sa akin, meaning sino sa inyo ang nagbibigay ng inyong panustos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala? Mga pinahintulutan at mga pinagbawal? Wala. That's why, ang tao sa ganitong bagay ay magkakaroon siya ng kahihiyan kung ito ay sasabihin sa kanya sapagkat katotohanan hindi niya maipagmamataas ang kanyang rebulto, mga bato, kahoy, simento, o katulad ng mga linika lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila'y magbibigay ng kabuhayan. Sila'y mga patay. Sila'y mga walang buhay. Iba ng mga sinamba nilang mga tao ay mga patay na. At walang kakayahang marinig sila. At walang kakayahang makatulong ni kahit nakatiting na tulong. Maliban lang kay Isa alayhi salam na patuloy siyang buhay ngayon. Ngunit wala din siyang maitutulong sapagkat siya rin ay tinulungan ng Allah subhanahu wa ta'ala iangat iligtas mula sa plano ng mga masasamang kaaway upang mailigtas ito at babalik siya muli dito sa pahintulog pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At darating ang panahon, siya rin ay makakaranas ng kamatayan. Allahu Akbar. So ang tao pa rin ay patuloy siya sa kanyang pagmamataas sa kanyang Panginoon pagkatapos ng Allah subhanahu wa ta'ala na maibigay ang lahat ng pangangailangan ng tao ay patuloy pa rin siya sa kanyang kapusungan, patuloy pa rin siya sa kanyang gawaing pagtanggi, pag-ayaw sa dakilang tagapaglikha. And Allah subhanahu wa ta'ala said, ito ang ating last ayah sa araw na ito, apamayamshi mukibban ala wajihi ahda amayamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Siya baga ang tao na lumalakad, ibig sabihin sa kahabaan ng landas, na ang kanyang muka ay nangangapa, meaning nakayuko, hindi nakikita ang daan, ay mainam na napatnubayan kaysa sa taong lumalakad sa tuwid na landas na kung saan ang kanyang mukha ay nakaangat, kitang-kita niya ang kanyang tinatahak. Magkatulad ba ang mga ito? O higit bang napatnubayan ng taong lumalakad na nakayuko na hindi nakikita ang paruroonan? Kesa sa taong lumalakad na kitang-kita niya nakaangat ang kanyang ulo, nakitang-kita niya ang kanyang paruroonan? Ito ay isang parabula ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Of course naman, magbigay tayo ng sample din sa mga kamusliman. Sapagkat may kinalalaman nito sa atin din mga kamusliman. Una, gaya na sabi natin sa ayah na ito, ipinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkaiba ng dalawang tao. Isang hindi mananampalataya at mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na kasabay na gumagawa ng mabuti.
At gaya ng sabi natin, ito ay parabola sa dalawang ito. Ito ang kondisyon ng hindi mananampalataya. Sila'y naglalakad sa mundong ito na nakatungo ang kanilang mukha, hindi nakikita ang nalalakaran. Meaning, ang kanilang knowledge ay madilim. Ang kanilang knowledge ay mali. Meaning, lumalakad sila sa landas na kung saan ang kanilang paruroonan ay hindi nakikita. Hindi tama ang kanilang nalalakaran dahil sila ay nakayuko dahil sa kanilang kawalang kaalamang tunay na kaalaman. So, sila ay katulad ng naglalakbay na nakayuko. So, pagdating kapag ikaw ay naglalakad ng nakayuko, malaki ang posibilidad na ikaw ay mabundol, ikaw ay mahulog sa bangin, ikaw ay mapinsala, sapagkat sino ba naman ang naglalakad na nakatungo na hindi nakikita ang daan? Hindi kayang gawin ng tao na maglakad na hindi niya titingnan ang kanyang daan. Dahil alam natin, maaaring makapinsala o tayo ay mapinsala. Ganito ang sitwasyon ng mga hindi mananampalataya na walang tunay na kaalaman na ang sinusunod ay o pinangahawakan ay mga maling haka-haka lamang sa kanilang sarili na tingin nila ay mabuti ngunit ang totoo ay mali at kapahamakan na naghihintay sa kanilang sa kabilang buhay upang tambangin sila ng impyernong apoy at doon parusahan. Sila ay taong mga tulad mga na naglalakad sa tuwid na landas na kung saan nakayuko na hindi nakikita ang kanilang paruroonan. So tiyak dito ang kanilang kapahamakan. Tulad baga halimbawa ng mga taong walang kaalaman, ta, hindi nagabayan. Hindi sila higit na nagabayan. Kaya sabi ng sumata, sila ba higit na nagabayan? Ang mga naglalakad na nakatungo, meaning walang knowledge. Sa mga taong nakaangat ang ulo, meaning may mga knowledge. Sila higit na nagabayan? No. Malayong malayo. Sapagkat sila ay katulad ng langit at lupa, sabi ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, ang agwat ng walang kaalaman at may kaalaman. So sila ay tulad baga na naglalakbay sa isang daan, sa kadaliman ng daan, halimbawa, in a way of logic para maging magaan. Mayroon kang sasakyan. At sa madilim na daan, tulad ng gabi, ay walang ilaw ang iyong sasakyan. Meaning that is the knowledge. Wala kang knowledge, wala kang ilaw. Kung walang ilaw ang iyong sasakyan, ikaw ay mapapahamak dahil madilim ang iyong dinadaanan, hindi ka makararating sa iparoroonan tulad na nakayuko. Tulad na nalalakad na kayo ko, hindi niya alam ang kanyang paroroon at tiyak na mapapahamak. That is the knowledge. Meaning sabihin, naglalakad ka, meaning gumagalaw ka sa mundong ito nang wala kang knowledge. Ibig sabihin, ang ginagalaw mo, hindi tama, hindi mo alam. Sapagkat ikaw ay walang knowledge. So ganito ang sitwasyon ng mga taong walang knowledge. Sila ay talaga naglalakad kung saan hindi nila alam ang kanilang paroroonan sapagkat hindi nila nakikita ang daan. That's why ganun din sa mga Muslim na hindi nila pinag-aaralan ng Islam ay hindi malayo na tayo rin ay parang naglalakbay na nakatungo ang ating mga mukha sa lupa na hindi natin nakikita ang dadaanan sapagkat wala tayong knowledge. Paano natin sasambay ng Allah subhanahu wa ta'ala? Paano natin malalaman ang pag-iwas sa circle akbar, circle asgar, major kupar, minor kupar? Paano natin maiwasan ang mga bida'a, ang mga major sin, minor sin? So meaning, hindi natin maiwasan ito dahil hindi natin alam ang mga ito. So kapag wala tayong knowledge, para tayong naglalakad na hindi nakikita ang daan, ay madali mapahamak ang isang Muslim katulad ng mga hindi mananampalataya. That's why sa Islam, itinagubili ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam bago siya mawala, inobligado niya ang paghahanap ng kaalaman sa mga Muslim upang sa ganun ay hindi siya tumahak tulad ng mga hindi mananampalataya na nakatungo ang kanilang mga mukha sa lupa na naglalakad na hindi alam ang paruroonan. Ayaw ng Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam na matulad tayo doon, ang gusto niya nakaangat ang ating mukha na naglalakad na nakikita natin ang daan. Meaning, alam mo ang daan, alam mo ang tama at alam mo ang mali. Hindi ka dadaan sa mali at dadaan ka lamang sa tama. Yun ang kaibaan ng mayroong kaalaman sa pananampalataya. At saka walang pananampalataya at ganun din sa mga Muslim kapwa-Muslim, ang kaibahan ng walang kaalaman at mayroong kaalaman ay mayroon din agwat sa mga kamusliman. Kaya mahalaga sa ating mga Muslim ang magkaroon tayo ng kaalaman upang tayo ay tumahak sa matuwid na landas hanggang sa makarating tayo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat, hindi mo matatahak ang bagay na kung saan matuwid na landas patungo sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi natin napag-aralan ang ating reliyon. Napakahirap tumahak sa tuwid na landas kung hindi natin alam ang tamang daan. Kaya kailangan natin ang kaalaman upang matahak natin ang tama at matuwid na landas tungo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sitwasyong ito ay magiging sitwasyon ng mga hindi mananampalataya at mananampalataya sa mundong ito. Ang mga mananampalataya ay lumalakad na nakaangat ang kanilang ulo, nakikita ang daan. Bini, alam nila ang maling daan, alam nila ang tamang daan. Mayroon silang knowledge. Ang mga kufar, sila yung lumalakad na ang kanilang mukha ay nakatungo sa daan na hindi nakikita ang dadaanan. Meaning, hindi nila alam ang tamang daan, hindi nila
alam ang mga maling daan, hindi nila alam kung ano ang tama at mali. Sila ang mga taong walang kaalaman. Sila ay bumabase na lamang sa mga haka-haka na kanilang mga nais gawin sa kanilang sarili tulad ng paglalakbay. Magnanasa siya kung saan makarating na lamang dahil hindi niya nakikita kaya dinadaan ang dadaan na lamang siya kung saan saan hanggang siya ay mapariwara. Ito rin ang magiging sitwasyon ng mga hindi mananampalataya sa kabilang buhay. Kung sila ay naglakad dito na nakatungo ang kanilang mukha, sa kabilang buhay mismo na ang kanilang mukha ang maglalakad. Hindi na ang kanilang mga paa. Yan ay sinabi ng mahamahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga tao ay iipunin sa araw ng paghukom at sila ay maglalakad sa kanilang mga mukha. Hindi katulad ng mga matutuwid na landa, matuwid na mananampalataya, sila ay lalakad ng upright, upright to the straight path. Okay? At the vast of the spacious of paradise will be open for him. But ang mga hindi mananampalataya, sila ay iipunin na kung saan ay maglalakad sa araw ng paghukom sa kanilang mga mukha. That's why, sinabi ng mga sahaba, usugo ng hala, paano mangyayari sa araw ng paghukom na ang mga hindi mananampalataya hipunin at maglakad sa kanilang mga mukha? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ba ang siyang may kakayaang pinalakad sila sa kalupaan tulad ng kanilang mga paa? Hindi ba siya rin ang may kakayaan na palakarin sila sa kanilang mga mukha? This is Bukhari and Muslim, ha? This buta pa kung nalay. So ibig sabihin, ang mga tao sa araw ng paghukom ay palalakarin ang mga bigong ito ng hindi mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga mukha. Tulad ng naglalakad ng paa, normal din lang maglakad sila sa kanilang mga mukha. That's why, ang kanilang kalagayan sa mundong ito ay paglalakbay na nakatungo, mukha na nakasubsob, sa tinginan, nakatingin sa daan na hindi alam ang paruroonan sa kabilang buhay. Mukha na talaga mismo ang kanilang lalakad at bago sila itapon sa impyernong apoy. And also the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said bilang benefits, dagdag kaalaman nito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng paghukom, ang mga tao ay mayroong maglalakad sa kanilang mga pamamagitan ng paa, mayroong mga hindi naglalakad ngunit sila ay naka-riding o nakasakay at may naglalakad sa pamamagitan ng kanilang mga mukha. Ang mga naglalakad sa kanilang mga paa, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, they are generally body of believers. Sila ay mga mananampalataya. At ang mga nakasakay naman, hindi sila naglalakad, no? Ito ay mayroon silang mataas na antas sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay yaong mga debutanteng Muslim at sila ay yaong mga pinabaroan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan masigit sila sa mga katulad nilang mananampalataya naglalakad sa mga paa. Sila ay nakasakay. Masigit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala kumpara sa mga Muslim na naglalakad sa kanilang mga paa. At mayroon din, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw na yun ay winalang dignidad ang mga tao. Sila yaong mga naglalakad sa pamamagitan ng kanilang mga mukha. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang yun. Ang mga taong ito kapag itinapon na sa impyernong apoy, sila ibababalibag doon sa impyerno at sila ay babagsak doon na ang kanilang mga mukha ang silang unang babagsak sa impyernong apoy. Allahu Akbar. Tulad ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala in chapter 27, verse 90. Okay? وَمَنْ جَاءَ بِسَيِّئَاتِ and then فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُغْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. At sino man ang dumating na may masamang gawa, sila ay hihahagis ng pasubasob sa kanilang mukha sa apoy. Allahu Akbar, hindi baga kayo binayaran ng anuman maliban sa inyong ginawa. So ibabalibag sila, pagbagsak sa apoy, mukha na naman nila ang mga maupon. Ito ang kalagayan ng mga hindi mananampalataya doon sa kabilang buhay. Ito ang magiging kalagayan ng mga hindi mananampalataya sa kabilang buhay. Sila ay makakaranas ng buhay na mahapdi, walang kaligayahan, walang kasiyahan, habang buhay na kahirapan ang sa kanilang buhay doon sa hinang pagmamataas nila, pagpapatuloy na kapusungan, pagtanggi, matapos ipakita ng Allah subhanahu wa ta'ala at iparating sa kanila ang lahat ng tanda upang sila'y magabayan, sila'y patuloy na nagmataas, tumanggi sa katotohanan. That's why, hindi ba sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba sabi niya na karapat dapat kayong bayaran
sa anumang inyong mga ginawa. At ang kabayarang ito ay katarungan sapagkat kayo ay nakimagsik at gumawa ng matinding pagkakasala, ang pagpaparusa ay tinatawag na katarungan sa ganito. So inshallah ay pagpapatuloy natin ang ating pagbibigay aya sa susunod na araw, inshallah. Wa akhir alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka lahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Allah.